Hi guys! So, this is my first vlog. So, ang goal natin ngayon is to find queen ants kasi dun tayo magsisimula. So, dito muna ako naghahanap ngayon sa terrace namin kasi baka mamaya may lumupa dito and kakatapos lang ng ulan. Sana swertihin tayo makahanap ng queen ant. Okay? So far, nakakita ako ng trail ng mga langgam. Pero, mas malamang sa malamang nakatago na yung queen ant kasi established na yung colony niya. Ayan. Diba, no? So, ayun. Nagtitingin-tingin ako sa mga possible kung nasan yung possible na makakita tayo ng queen ant. So, sinesearch ko tong area ng terrace namin. Baka sakali. Okay. So, ayun. Medyo bilisan lang natin ng okte para ma-cover natin yung area agad. Okay. Ayun, so habang pababa ako ng hagdan, I saw this trail ng ants ulit. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Andyan sila. Kumagamang sila. Okay. So, paakyat sila. Pero mas malamang established na rin itong mga colony na to eh. Kaya hindi ko na sila gagambalain. So, let's go. Dito na tayo sa labas. Alis na tayo sa terrace. Okay. So, medyo umaambon-ambon pa. Lumilipad-lipad pa. Ayun. So, samahan nyo ako maghanap dito. Ngayon, ng queen ant. Yes, wag niyo palang kalimutan na mag-subscribe sa channel ko and share tong video para makatulong na rin if may alam kayong techniques para makahanap ng queen ant na mas madali. Okay, so maghahanap tayo sa mga gilid-gilid muna. Okay. So ayun. Oo nga pala guys, so ang dala ko ngayon, ang bit-bit ko ngayon is tatlong test tube, if ever. Ang test tube pala, nabibili lang yan sa Lazada, madali lang yan, mura lang rin. So may dala akong tatlong test tube tsaka isang papel or card para madali nating makapture if ever makakita tayo ng queen ant. Okay. So, hopefully talaga makakita tayo ng queen ant ngayon. Dito muna tayo maglilibot sa ano namin, garahe, backyard. So far, wala pa rin akong nakikita. Medyo dapat malapit-lapit dito sa mga greens kasi ang mga langgam is mahilig sila sa mga greens. Okay. Wala ako nakikitang gumagapang ah. So ayun, sana samahan nyo ako sa journey ko para makapag-start ng colony kasi mahigpit na pinagbabawal guys na guguluhin mo. Hindi naman sa mahigpit na pinagbabawal pero syempre moral mo na lang yun na imbis na mandadaya ka na maghanap ka ng queen ant, manggulo ka sa mga ant hill or what, sa mga burrow nila. So ayun, pabalabas na tayo dito sa bahay namin and so far wala pa rin akong nakikitang queen ant. So walang queen ant na visible dito sa may sa bahay namin, sa area namin. Okay. Sa and kadalasan pala ang queen ant lumalabas daw sila tuwing madaling araw hanggang early morning tsaka sa hapon. Okay, kahapon akala ko nakakuha na ako ng queen ant, ibang insekto pala. Ayun, ang epic lang. Wala lang, shinare ko lang. So ayun, binabaybay natin to and so far wala pa rin tayong nakikitang queen ant.
So malapit na ako sa gate namin. Ayun, may mga nakita naman akong mga langgam, pero bibilis sila, mga black, ano yan, black ants. Ayan. Tandaan nyo guys, pag naghahanap kayo ng queen, sobrang importante steps na rin para makakita ng queen. Kailangan maging patient kayo. Unang-una, patience guys, patience. Kasi hindi ganito kadali ito. And if ever man, malaking bagay rin yung luck. As in, yung swerte nyo. Yung swerte nyo na makakita ng queen ant. Okay? Kasi hindi natin alam kung matatimingan talaga natin na pag queen ant, kasi ang pinakamagandang makakuha ka, makakapture ka ng queen ant is yung mated na siya. Kasi pag hindi siya mated, kahit makakuha tayo, hindi rin siya makakapag-produce ng eggs niya. Okay? So may tinatawag guys na ano, na pre-nuptial, ay nuptial flight ng mga langgam. So yun yung time na yung mga langgam nakikipag-mate sila sa mga lalaki, sa mga males. Ayun. Tapos mag-start sila ng bagong colony. Okay? So malapit na ako dito sa may gate namin. And so far, wala pa rin ako nakikita. And nakakita na naman ako ng trail ng langgam. Okay? Ayan. Nakita. Mga red ants. Sorry guys, hindi pa ako sanay sa mga species nila, hindi ko pa kabisado. So ayun, so far ayun yung mga nakita ko. Ay, napapansin nyo may mga dala silang food, hindi ako nagkakamali, food nila yan, nadadala nila sa bahay nila. So balang araw guys, balang araw nagkakaroon rin tayo ng ganyang karami. Okay? No? Ganyang karaming ants. Oo nga pala, isa sa mga characteristics ng queen ants, kasi kung mapapansin nyo yung mga ibang ants, yung mga normal na ants gaya ng ganyan, mapapansin nyo malaki yung head sa part ng body nila. Malaki yung head tapos malaki yung puwet, pero tapos okay, ganun lang, yun lang malaki sa kanila. Pero pag queen, malaki rin yung middle section nila, yung thorax nila. Kung mapapansin nyo itong red ant na to, meron siyang major. Yung mas malaki siya kaysa sa iba niyang kasama. No? Kasi yung mga maliliit workers yan eh. Although workers rin naman yung malaki na yan, pero major ang tawag dyan. Hindi siya queen. Okay? Ang sarap lang nila panoorin guys. Isa kasi simula bata pala ako, fascination ko na yung mga langgam. Ayan. Isang gusto ko na mag-alaga, bata pala ako, kaso pinapagalitan ako ng tatay ko nun. Kasi daw hindi raw inaalagaan ng mga langgam. Tapos nung na-found out ko na pwede pala, ayun, gustong gusto ko na talaga i-try. So ayun, wala tayong nakitang queen, pero may mga nakita tayong major worker ants na major. Okay. So ayun guys, natapos na ako sa may bandang gate namin. Pero wala pa rin akong nakikitang queen ant. So dito ako maglalakbay sa dito sa may trail namin. Yan, yung trail na yan. Tatry ko, baka may mahanap ako tiyang queen. Diyan ako maglalakad-lakad kasi baka ayaw nila sa semento. Mas mahirapan ako. Okay. So, mag-search lang tayo. Search lang na search. Ulitin ko, patience yung kailangan talaga, no? Patience, kasi hindi ganun kadali. And hindi talaga ganun kadali actually makahanap ng queen ant. So ayun, nandito na tayo sa may gawing likod namin.
Kaso unfortunately wala pa rin akong nakikitang queen ant, but I found another trail ng mga langgam. Ayan. No. Ayan sila. Hindi ko alam kung makakita pa ba tayo. Ayun, ang sayan lang nila tingnan. So ayun guys, dun ako galing, dun sa banda doon. And pabalik na ako, and so far wala pa rin talaga akong nakikita. Grabe, ang hirap niya talaga. Ang hirap tiyempohan actually. Marami na tayong nakitang ano eh. Marami na tayong nakitang mga trails, kaso ano eh, ang tawag dito, mas malamang nasa ilalim na yung queen eh, kasi established na yung colony nila pag ganun. So dapat ang ma-capture natin is yung sariwang, I mean yung kakamate lang na queen talaga. And hindi siya ganun kadali. So ayun guys, it's day 2 ng paghahanap ng queen ant. And so far, wala pa rin, and dumilim na. Ayan, dumilim na guys. So what I'm gonna do now is yung tinatawag na light catching. So naglagay ako ng light dito. And hopefully ma-attract yung mga queen ants dyan sa white paper na yan. Okay, so let's hope for the best. So babalikan ko siya every after 10 minutes. Ayan guys, we're back. And chinek ko, halos lahat na nandito sa ilaw eh. Puro niknik lang talaga. I see something. Teka. I think I found a queen. I-check natin ito mamaya sa kwarto pag maliwanag, okay? Oh, I'm so excited. Excited ako sobra. This is my very first queen ant. Okay? Sige guys, check na natin yan. Pero bago ko pala i-check. Dino double check ko dito. If meron pa. Ayun. So far, wala na. Okay? So, ayun. Check na natin tong nakuha ko, guys. So, ayun guys. I got my first queen. Alright. Masaya-saya sa feeling. Sobrang saya sa feeling, guys. Sobrang saya. I got my first queen ant. Okay. So, ililipat ko na siya sa ibang test tube ngayon, yung may moisture. Okay. Medyo malikot siya eh. Ngayon. Ayun guys, so sa sobrang I think I got lucky, kasi hindi ko inaasahan yung nakita nyo kanina, nakita ko queen, but luckily I found 5 queens. Ayan, sinet up ko na sila, so nakakuha ko ng ano, Solenopsis geminata, which is yung far ant queen. Ito siya yung second, so nilabel ako siya as first, second, third, fourth, fifth, kasi yung iba pinapa ID ko pa. So ayun, I'm so happy, as in I'm so happy to have acquired 5 queens. Imagine, first time kong makakuha ng queen, and oh my god, I got 5 of them. Nagbunga din yung ano, yung paghihintay ko, yung patience ko talaga. Ayun, so ayun guys, ipapahinga ko muna sila, so baka na stress sila sa paghuli ko, and gusto pala nila yung naka madilim, so medyo igaganyan ko lang yan, pero maganda dyan, may ventilation sila. So ayun, thank you guys sa panonood.
And hope you enjoy yung journey ko to find queen ants. This is my first ant colony if ever. And oo nga pala, i-add ko lang kasi nahuli ko tong fire ant na queen. Nahuli ko siya with wings. Ayan, kunin natin, pakita ko sa inyo. Nahuli ko siya with wings. Tapos, nagulat ako nung chinek ko. Ano, wala na. Inalis na niya yung wings niya. So, ibig sabihin mated na siya. So, let's wait for the egg for about 1 to 2 weeks. Okay? So, see you guys again sa susunod na vlog ko about my colony. Thank you guys. Don't forget to hit subscribe, like, and share. Bye-bye!